ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan na may temang umasa ko pero nasaan ka. Ipinagdiriwang natin ngayon ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Sa pagtatapos natin sa isa na namang taon ng pagsamba, marapat lamang na ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesus na siyang dahilan ng lahat, naihango ang buong sangkatauhan tungo sa kaligtasan. Ang ating pong pagdiriwang sa gabi na ito ay pangungunahan ni Father Ben. Ang lahat po ay magsitayo ng isa sa pagdiriwang. Masigla po natin kawili ng kabungan na awit. Magsilawin kayo sa Panginoon. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo ang lahat. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyari ng Diyos at sa inyo mga kapatid, labag ng kalasala, sa isip, salita, sawa, na sa aking pangkulang, kaya sinasama ko sa mga namanin Maria, sa lahat ng mga anghelong panalan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw na nanunok sa kalangangan.
Pangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan. Nilog mong pakisahin ang tanan. Idulog mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sigot, patuloy natin ang salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nang mabigong mapaglingkuran ng mga hari ng Israel ang kanyang bayan, binigay ng Diyos ang sarili bilang pastol at hari na nangangalaga sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paano hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko naman hahanapin ang aking tupa. Kukuhanin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang nabilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuting masasama, ang mga tupa, at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagtuunan, ang ating pong itutugon sa sago ay, Pastol ko ay Panginoon Diyos, hindi ako magdarao. Pastol ko ay Panginoon Diyos, hindi ako magdarao. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay pinahihimlay sa mainam na pastulan. Tugon po. Pastol ko ay Panginoon Diyos, hindi ako magdarao. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin ito na ako inaakay. Tugon po. Pastol ko ay Panginoon Diyos, hindi ako magdarao. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito ay iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay lanisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Tugon po. Pastol ko ay Panginoon Diyos, hindi ako magdarao. Sa ikalawang pagbasa, sa kanyang muling pagkabuhay, kinilala si Jesus bilang hari ng sanlibutan, ang Panginoon sa ating panahon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan, at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya
at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa kayo at pinagdala sa Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagbubukur-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pang likhain ang sanlibutan. Sabagat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin niya naman sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sabagat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot,
may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran. Nasasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pinagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maligayang kapistahan ng Kristo ng Hari. Palakpakan natin ang Panginoon sa Kristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Tuwing sineselebrate natin itong Christ the King Sunday, ito na yung hudyat ng huling linggo ng liturihiyang kalendaryo ng simbahan. Nagpapasok na tayo very soon doon sa tinatawag nating Advent season. At ito namang Advent season, ito yung panahon na kung saan sa pag-celebrate natin ito, pinaghahandaan natin ang pagdating ng Panginoong Jesus. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang unang pagbasa, ipinapaliwanag sa atin sa propesya ni Ezekiel ang hari na siya rin mabuting pastor. Alam po natin ang nangyari sa Israel noong kapanahon pa ng ating Panginoong Jesucristo na sila ay naghihintay ng political messiah, political leader, at nang sila ay mapalaya sa mga pagkakaalipin nila sa ibang bansa at iba pang mga tinatawag nating mga Diyos-Diyosan. At ang nangyari nga ay bumagsak yung Israel na pumusahan sila din, yung mga leader, mga hari na kung saan sila din ay nagkasala. Sila ay naging masama. Ang pagkawala ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang bansa, ito rin ang nagbigay sa kanila ng masamang mga pangyayari. Pag wala ang Diyos sa buhay natin, kagaya ng mga Israelita, tayo rin ay mapapahamak. Kaya ang propesya ni Ezekiel, ito ay patungkol kay Jesus, na siya ang magiging hari at kanyang aalagaan ang kanyang mga tupa. Kung sila ay nawala, hahanapin niya ito. Nawala sila dahil sa mga panahon na sila ay naging masama. Tayo rin, may mga ganito tayong karanasan sa buhay na kung saan tayo siguro ay naging masamang tao at tayo ay nawalay sa piling ng Diyos. Nawala rin ang Diyos sa buhay natin. Kaya kahit na yung mga pagpapasya natin, desisyon sa buhay, ay hindi na magkaroon ng tamang pagdidesisyon. Wala na ang Diyos sa buhay natin. Ang kalooban ng Diyos, gaya ng nasabi sa unang pagbasa, hahanapin niya ang kanyang mga tupang nawawala. At dahil din dito, ang Panginoon nagsalita sa pamamagitan ng unang pagbasa. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo
pagbubukod-bukurin ko ang mabubuti't masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Kung narinig din natin ito sa Ebanghelyo, ganito din yung kwento sa atin ng Ebanghelyo. Na sa katapusan ng panahon, sa muling pagbabalik ni Jesus, tayo rin ay kanyang pagbubukod-bukurin. Yung masasama at yung mga mabubuting tao. Sa ngayon, kung sisiyasatin natin ang ating mga sarili, saan kaya ako? Nasa kanan ba ako o kaliwa ng Diyos? Mabuting tao ba ako o masama? So, kagaya ng paghihintay natin sa pagdating ng Panginoon, sa kanyang pagpapasya, yung last judgment na tinatawag natin. Kumbaga, ito yung Advent season natin, ito yung paghihintay natin sa pagdating ni Kristo, ihanda na natin yung ating mga sarili. At ito rin yung sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, na tayong mga mananampalataya, tayo ay may pananampalataya, tayo ay may kaugnayan kay Kristo. Nakagaya niya, tayo ay mamamatay, subalit may ikalawang buhay na yun ay ang buhay na walang hanggan, the second life. Mapupunta kaya saan ang aking kaluluwa? Sa Ebanghelyo, narinig natin na at ang sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kung tayo ay matuwid, may gantimpala tayo sa Diyos, ang buhay na walang hanggan. Makakapasok tayo sa kanyang kaharian. Sa ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang linggong ito ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari, isang paalala sa atin na ang Diyos ay muling babalik. Muli siyang babalik at tayo ay pagbubukod-bukurin. Sana ang oras na yon, tayo ay nakapaghanda, tayo ay mabubuting mga tao para pagdating niya at magpasya, tayo ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa Diyos na upang
Batularan natin si Jesus, ang hari ng sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatanggi. Sa bawat kailingan ating itugon, o hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong hari at mabuting pastol na siyang mga ngalaga sa mga mahihina, naghahanap ng mga nawawala at nagbubuklod sa kanyang kawan. Manalangin po tayo. O hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksi nawa ng mga namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga aba, naaapi at mga nalululong sa droga at iba pang masamang bisyo. Manalangin po tayo. O hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin po tayo. O hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, ang mga nagugutom at mga biktima ng karahasan. Manalangin po tayo. O hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumao sa kaharian mo, O Diyos, kung saan makikibahagi sila sa iyong kalwalhatiang magpakailanman. Manalangin po tayo. O hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kailangan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin po tayo. O hari ng sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, dakilang Ama, upang mamuhay kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng iyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiyo po para sa huling patuloy. Awitin po natin ng awit sa pag-aaral. Yung
Magsitayo po, mga. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin ko lang ang Panginoon ito ang kahit sa iyong mga kamay, sa kapalian niya at karamalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa kapagkakasundo ng sangkatauhan, inilulugog namin ang iyong anak na way magbigay ng makaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadali mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pagmagpakailanman. Sa paghahing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahaling lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahat ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawan. Sa paghahari niya, lahat ng hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon. Maraming banal, ikaw ang bukal ang danang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanyang pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na Himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging napating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang asawa na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa iyo nang mumula kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Papala tayo mga inaniyahan sa kanyang piging. Thank you.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagkain at bibigay buhay, ay nagsusumamong kaisag niya makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna tayo para announcements. Today is the solemnity of our Lord Jesus Christ, the King of the universe and of our lives. As loyal subjects of Christ the King, we are invited to treat others with love. Next Friday, 1st December, is the first Friday of the month. The Holy Hour, on the theme of Advent, Waiting in Hope, will begin at 6 p.m., followed by the Holy Mass at 7:05 p.m. On the occasion of the Feast of St. Francis Xavier, we shall be celebrating the Feast Mass in Concani on Monday, 4 December, 2023 at 7:30 p.m. There will be a 3-hour Advent recollection on Saturday, 9 December 2023, in our parish from 9 a.m. to 12 noon.
All leaders and members of all the ministries are invited to spiritually prepare ourselves for the birth of our Savior by participating in the recollection. The children of Maranatha will be having a charity bazaar on 1st December 2023. Proceeds from this venture will support Maranatha activities during the year. In the spirit of Christmas, under the leadership of the Sania Parish Youth, or SPY, our parish would like to celebrate the efforts and services of domestic helpers and drivers of all faiths on Friday, 15 December 2023. We invite all parishioners to contribute generously by means of your prayers and financial support to provide them with Christmas hampers. Domestic helpers and drivers who would like to receive a hamper are requested to register their names in the five place outside the parish office by 2nd December 2023. Couples who intend getting married within a year are invited for an optional pre-marriage dialogue. The parish seminar for the month of November will be conducted on Monday, 27 November 2023. Kindly contact the parish office for further details. The parish calendar is available for distribution. The price of the calendar is 375 fils, but it will be made available for 250 fils for our parishioners. For more details on the announcement, kindly check the parish app and the church notice board. Yours affectionately, Father Sabio de Sousa, STB Parish Priest. Magsitay na po mga. Additional short announcement para sa OFW Family Day Palarong Pinoy in Kuwait 2023 sa December 15 at ang time ay 9 to 4 p.m. Ang venue ay Hilton Kuwait Resort sa Manglav. So kindly give your full name and contact number sa ating mga pastoral helpers. Yung mga gustong maglahok dito. At nandoon din sa okasyong ito ang OWA overseas, may mga booth ang overseas voters registration, MW contract verification, OWA membership renewal at pag-ibig at SSS membership. December 15, 9 to 4 p.m. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo samantalang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo at dinadalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo ang iyong kanang kamay, ang iyong sambayanan upang makasapit sa iyong inilaang buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagbalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at paglingkuran si Kristo ang hari sa pamamagitan ng pagmamahal sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.